ياسمين. أما دلدل na aso. Noong unang panahon, may isang bayan kung saan ang mga hayop ay namumuhay ng sarili. Masaya ang pamumuhay ng mga hayop. Isang araw, may nakitang palaka si aso. Ruff, ruff! Hoy, palaka! Saan ka pupunta? Pupunta ako ng lawa para maligo. Ruff! Naku! Huwag ka nang tumuloy! Natuyo ang lawa sa sobrang init! Ganun ba? Naku, paano yan? Natutuyo na balat ko. Sige, uuwi na lang ako. Salamat, kaibigan! At umuwi na lang si Palaka. Pagkaalis ni Palaka ay biglang tumawa ng tumawa si aso. Naloko ko si Palaka! Tsaka pakanta-kanta ng tatararara. Yahoo! Maya-maya naman ay dumaan si Kabayo. Maloko nga rin si Kabayo! Ang sabi ng aso. Hoy! Ruff, ruff! Kabayo, saan ka pupunta? Diyan lang sa lawa. Uhaw na kasi ako eh. Naku, huwag ka nang tumuloy. Natuyo ang lawa sa sobrang init eh. Ganun ba? Oo, umuwi na nga si Palaka dahil nakita niya natuyo ang lawa. Gusto ko talagang uminom pero salamat, uwi na lang ako. Pagkaalis ni Kabayo ay bigla namang humalakhak ng malakas si aso tsaka pakanta-kanta ng tatararara. Makalipas ng ilang sandali ay dumaan si Pusa. Ruff, ruff! Hoy, Pusa! Saan ka pupunta? Diyan lang sa lawa. Manghuhuli ng isda. Nagugutom na kasi ako. Naku! Huwag ka nang tumuloy! Natuyo ang lawa sa sobrang init. Wala ka na mahuhuling isda. Umuwi na nga si Palaka at Kabayo dahil nakita nila na natutuyo ang lawa. Ganun ba? O sige, uuwi na lang ako. Pagkaalis ni Pusa ay bigla na namang humalakhak ng malakas si aso tsaka pakanta-kanta ng tatarata. Sa paglalakad ni Pusa ay biglang napaisip. Siguro, madali kong makikita ang mga isda dahil natuyo ang lawa. Ang sabi niya sa sarili. Pumunta sa lawa ang pusa, ngunit pagdating niya ay nagulat dahil nakita ang lawa na puno ng tubig. Manloloko pala si aso! Galit na sabi ng pusa. Pinuntahan ng pusa si Nakabayo at Palaka at sinabi na niloko sila ni aso dahil hindi naman pala natuyo ang lawa. Pinuntahan nila si aso at pagdating doon ay pinagalitan nila siya. Ngunit imbis na humingi ng tawad ay nagtatawa lang si aso. Ruff, ruff! Puro kayong mga bobo! Nagalit sina pusa, kabayo at palaka at sabay-sabay silang nagbigay ng sumpa kay aso. Sinusumpa ka naming aso! Simula ngayon! Kahit anong sabihin mo! Ay walang makikinig sa'yo! Mula noon, wala nang nakikinig sa aso. Kahit anong sabihin niya sa mga dumadaan, sa tapat niya ay hindi siya pinapakinggan. At lagi namang hinahabol ni aso si Pusa dahil ibinuko siya sa kanyang kalokohan. Thank you for watching ang Madaldal na Aso. Please like and subscribe.